Pagdating po ng year 2002, dyan na po inintroduce ang D-Max sa Thailand. Hindi po ito kinanap sa Japan gawa ng isinalan na po ang small truck assembly doon. Tapos mapipili nyo po ito noon sa single at double cab, pero din available na mas maluwag yung space cab. Nagkakahawig sila ng 2004 Chevy Colorado dahil sa isang platform lang naman ang ginamit nila. Puro diesel engine na po ang nakasalpak dito. 2.5 liter na 4JA1 o kaya naman mas malakas na 3.0 4JH1T. Pero noong 2004 ay inintroduce ng Isuzu ang DDI iTech Common Rail Diesel Engine na mas matulin, mas malakas at saka mas matipid ang fuel consumption. Pagdating po ng 2006, ang D-Max po ay nagkaroon ng facelifted version. Ang makina po nito ay yung tinatawag ng VGX or Variable Valve Geometry Turbo. 2008 ay inilabas po yung mga D-Max Platinum models. Pagdating naman po ng 2010 ay yung mga Super Titanium models naman. The next year, 2011, inintroduce naman ang D-Max 2nd Gen na ang design ay collaboration ng Isuzu at GM. Kaya malaki po ang pagkakahawig nito sa Chevy Colorado. Kasi kapatid po yan ng D-Max. 42% na mas matibay daw po ito kaysa sa first gen dahil in-improve nila ang design ng chassis. Pagdating po ng 2015 ay inilabas nila yung tinatawag na codename RT85 na facelifted version ng D-Max 2nd Gen. Dito po sa Pilipinas, 2013 nilaunch ang D-Max 2nd Gen na locally made at ginagawa po sa Isuzu Binyan Assembly Plant. Pero pagdating po ng 2019, in-announce ng Isuzu na mag-i-stop production na dito sa Pilipinas at mag-i-import na lang tayo sa Thailand. October 2017 ay nagkaroon po ng unveiling dito sa Pilipinas ng D-Max 3.0 TB Blue Power Diesel Engine. Pagdating po ng October 2019, inintroduce sa Thailand ang Isuzu D-Max 3rd Gen. Mas malaki na po ito kumpara sa 2nd Gen. Mas malakas ang makina, mas matipid sa diesel, at mas na-improve ang mga safety features nito. Ipinagmamalaki din po ng Isuzu na 23% na mas matibay ang platform nito kaysa doon sa 2nd Gen. Pagdating po ng June 2020, kahit na kasagsagan pa ng COVID noon, nirelease ng Mazda ang pickup nilang BT50, which is heavily based sa 3rd Gen Isuzu D-Max. Yan ay dahil sa noong 2016 ay nagkaroon po ng alliance ang Isuzu at Mazda. At isa sa napagkasunduan nila ay Isuzu ang magsusupply ng pickup sa Mazda. Kaya sa assembly plant sa Thailand, sabay na ginagawa ang Isuzu D-Max at ang Mazda BT50. Nagkaroon man sila ng alliance sa Mazda ay itinigil naman nila ang shared platform nito sa Chevy Colorado. Kaya hindi na po magkamukha ang Chevy Colorado at saka D-Max pagdating ng 2019. Dito naman sa atin medyo na-late ng konti kasi 2021 ni-launch ang Isuzu D-Max 3rd Gen. October last year naman po ay nagkaroon ito ng facelifted version na noticeably na iba ang front end, nabago rin po ang tail lights, tapos may ibang mga in-improve sa interior. 1996, nirevive po uli ang Honda City. 4-door sedan na po ito na mas maliit ng konti sa Honda Civic. At ito na nga po yung tinatawag na 3rd Gen ng Honda City. Gawa po ito sa Thailand. Ini-export din po ito sa mga katabing Asian countries including sa Japan. So although ang Honda ay Japanese brand, ini-import pa nila yung Honda City sa Thailand. Yan po ang dahilan kung bakit ang bumpers ng Honda City 3rd Gen ay 3-piece or nahahati sa tatlo para daw po mas madali itong i-transport. Nagkaroon po ng facelifted version ang Gen 3 noong taong 2000 na mas popular sa tawag na Type Z. Available naman po ito sa 1.3 at 1.5 gasoline engine. Pagdating naman po ng 2001, available na po ang Honda City na merong VTEC engine. At kapansin-pansin din na hindi na 3-piece ang bumper nito kaya mas malinis ng tingnan. November 2002 naman po ay inintroduce sa Thailand International Motor Show ang Honda City Generation 4. Sa Japan naman, ang tawag po dito ay Honda Fit Aria. Ang makina po nito ay medyo kakaiba. Ito yung tinatawag na IDSi. 8 po ang spark plug nito.
dalawa sa bawat cylinder. Kaya ang tawag po nila dito noon ay twin spark engine. Ang design po na ito ay napakatipid sa gas. Alam po yan kasi meron po kami nitong Honda City 4th Gen. Kaya nga lang, hindi po kagandahan ang bansag dito kasi mas kilala po ito sa mga auto supply at saka sa mga nagbabuy and sell na Honda City EPs. Ang sabi po nila kasi dahil daw yung shape ng Honda City 4th Gen ay parang shape ng EPs. 2004 naman po ay nirelease yung 4th Gen na naka VTEC engine na. At pagdating ng 2005, nagkaroon naman po ng facelifted version nito. Na-upgrade na ang grills, headlamps, taillights, at meron na rin po itong fog lights. Tapos medyo nag-iba na rin po yung itsura ng bumpers nito. That same year, naging available na rin po ang 4th Gen sa automatic transmission na naka-CVT gearbox na may Tiptronic style override using paddle shifter buttons na nasa steering wheel. Nakarating rin po ang Honda City 4th Gen sa China. Pero ang tawag po ng mga incheck dito ay Everose S1. Pagdating naman po ng 2008, sa Bangkok, Thailand uli ay inintroduce ang 5th generation Honda City. Mas humaba naman po ngayon ang front overhang nito tapos mas bumaba yung bubong. Kaya naging mas proportion ng itsura compared sa Honda City 4th Gen. Dito sa Pilipinas ay available po siya sa 1.3 at 1.5 4-cylinder engine na pwedeng manual at automatic transmission. Sa South America naman po ay may version nito na ang makina ay 1.5 iVTEC flex fuel engine na ang ikakarga mo ay ethanol. Dito po sa Pilipinas, ang mga Honda City 5th Gen ay puro di gasolina, pero alam nyo ba guys, sa India ay mayroon niyang na ang makina ay 1.5 iVTEC turbo diesel engine. Ang bansag naman po ng mga Pilipino sa Honda City 5th Gen ay Honda City Transformer. 2014, inintroduce naman po sa India ang 6th generation Honda City. Inimprove nila lahat ng aspect nito. Ang kaibahan po nito sa mga naunang Honda City ay yung posisyon ng fuel tank. Kasi alam nyo yung mga previous na Honda City, nasa may gitna yung fuel tank. Pagdating po ng 6th Gen, nilipat yung fuel tank sa may bandang likod. Yan po ay para ma-lower yung mga upuan para magkaroon ng sports car feel yung magdadrive. Dahil na-lower yung upuan, na-lower din nila yung bubungan nito na naka-improve sa aerodynamics at saka sa overall looks nito. Pagdating po ng 2017, naglabas ng facelifted version nito na naka-LED headlamps. Meron na rin DRL or yung daytime running lights. LED na rin po ang tail lights nito. Tapos yung grill niya ay naka-chrome finish. Sa Japan at Malaysia naman po ay nagkaroon ng hybrid version ng Honda City 6th Gen. Nakarating din po ito sa China. Ang tawag naman po ng mga incheck dito ay Honda Grace kapag ka 4-door sedan at Honda Genia kapag yung liftback version. Sa Japan, Honda Grace din po ang tawag sa Honda City na 6th Gen. Iba nga lang po ang spelling. Kasi yung sa China po ay G-R-E-I-Z. Sa Japan naman po ay G-R-A-C-E. Pero pagdating po ng 2020, diniscontinue po ito sa Japan kasabay ng Honda Civic na sedan. Gawa po ng mahina ang Civic. November 2019 naman po ay inintroduce sa Thailand ang 7th generation Honda City. Ito na po ang pinakamalaking Honda City, actually kasing laki na po ito ng 9th gen ng Honda Civic. Pero minamarket pa rin po ito as subcompact or B-segment car. Ang kagandahan naman po sa 7th gen ay ipinalik nila yung hatchback version. Kasi guys, 1994 nung huling nagkaroon ng Honda City na hatchback. At although mas maliit tingnan ang 7th gen na hatchback kaysa sa 4-door sedan, mas maluwag po ito sa loob. Mas malaki po ang legroom. 2023 naman po ay nagkaroon po ito ng facelifted version. Ang mga Honda City po na nakikita nyo dito sa Pilipinas ay ini-import natin sa Thailand. Dahil hindi na po nagpa-manufacture ng Honda na locally made dito sa Pilipinas. Available po ito sa 1.5 VTEC engine. Pwede kayong mamili sa 6-speed manual or automatic transmission na naka-CVT. 1 の領域に挑んだ新しい車や。Dito sa Pilipinas ay napakarami po niyan kasabay po ng mga Lancer na box type. Pero bago nag 1990s ay unti-unti na pong nawala sila dahil napalitan ng Lancer na singkit. Pero although dito ay lumipas ang Mitsubishi Mirage, sa ibang bansa po ay meron yan hanggang 2003. Tapos itinigil po yung paggawa ng Mirage at ibinalik lang noong 2012.
Alam nyo guys, itong Mitsubishi Mirage ay maraming pangalan. Depende kung saan bansa nyo ito mabibili. Tapos, iba-iba din po ang nag-distribute sa kanya, hindi lang Mitsubishi. Kasi sa US at Canada, ang nag-distribute po sa kanya ay Chrysler. At tinawag po ito doong Dodge Colt. Dinistribute din po ito ng Plymouth at tinawag naman po itong Champ. Nag-click po itong Mitsubishi Mirage noong 70s kasi alam nyo guys, nagkaroon po ng matinding oil crisis noon. Kaya yung mga malalaking kotse na may mga malalaking makina ay hindi na practical gamitin. Umuso ngayon yung mga Japanese cars na maliliit. Ang pinakamaliit na kotse ng Mitsubishi noong mga panahon na yon ay yung Minica. Tapos sumunod naman po itong Mitsubishi Mirage. Ang unang Mirage po ay front wheel drive na. At pwede po kayong mamili sa 3-door or 5-door na hatchback. Naka-independent suspension po ito na hindi katulad ng mga kasabayan niya na leaf spring or molye pa ang ginagamit. Ang steering po nito ay rack and pinion. Wala pa pong labas ng Mirage noon na power steering. Sa makina naman, pwede kang mamili sa 1.2 or 1.4 na Orion engine. Pero noong 1979, naglabas din po sila ng mas malakas-lakas. Ito po yung 1.6 na Saturn engine. Transmission po nito noon ay 4-speed lang. 1983 naman guys ay inilaunch sa Japan ang second gen ng Mitsubishi Mirage. Mirage 2, 2-door turbo, 4-turbo, 4-door hot turbo, 新turbo. Turbo mo選べる時代 になった. Mirage 2. As usual, meron po itong 3-door at 5-door versions. 1985 naman po nung ilabas ang Mirage na station wagon. 1987 naman po, nilaunch sa Japan ang third generation ng Mitsubishi Mirage. Malaki na po ang pinagbago nito. Hindi na siya yung square type. Naging rounded na po ang itsura niya. Pero available lang po ito noon sa 3-door hatchback. Pagdating po ng 1988, nag-release na ng 4-door sedan. Sa kanila, Mirage ang tawag, pero sigurado ako mamumukha niyo to kasi dito sa atin ang tawag dito ay Lancer Singkit. Ang mga makina po nito ay available sa 1.2 or 1.3 Orion engine, pero mayroon ding mas malakas na 1.8 Saturn engine. October 1993, inilaunch sa Japan uli ang Mitsubishi Mirage kasabay ng Lancer. Ano Mirage ga sekai kijun wo kaeta. Maybach engine shintousan. Mirage saibou nanjo. 3-door po ang hatchback pagkatapos 4-door pag sedan. At meron din pong nilabas na mas sporty, ito po yung Asti Coupe. Meron din po silang nilabas na station wagon na ang tawag naman ay Mitsubishi Libero. Sa totoo lang, nakakalito kung alin ba ang Mirage or Lancer sa kanila. Pero basically, pagka yung mga maliliit or yung hatchback, yan po yung Mirage. Tapos yung mga mas malaki na 4-door sedan ay Lancer ang tawag. Pero dito po sa atin, mas kilala po ito sa tawag na Lancer Itlog or Lancer Hotdog. Noong mga panahon nito, available na rin po ang EFI engine. Pero very popular pa rin po yung mga carb type na katulad sa Lancer EL. 1995 naman po, nilaunch sa Japan ang 5th generation ng Mitsubishi Mirage. Available po ito sa 3-door hatchback, 4-door sedan, at 2-door coupe. Pero dito sa Pilipinas, mas kilala po yan sa bansag na Lancer Pizza Pie. Tapos yung 2-door coupe, ang tawag po natin yan dito ay Lancer GSR. Noong mga panahon na yon, ina-assemble po yan dito sa Pilipinas sa may Mitsubishi Kainta Assembly Plant. Sa European market naman po, ang tawag dito ay Mitsubishi Charisma. After po nun ay diniscontinue na yung pangalan ng Mirage. Ang ginagamit na po ng majority ng mga bansa kung saan ito dinidistribute ay Lancer. Pero pagdating po ng 2012, inirevive po yung pangalan ng Mirage. Ito na po yung 6th gen na nilaunch noong 2011 sa Geneva International Motor Show. Pero sa European market, ang tawag po dito ay Mitsubishi Space Star. Noong 2012 po ay ginagawa ang mga Mirage sa Thailand. At dito naman po sa Pilipinas, 2017, nag-start na ay manufacture ng Mitsubishi Motors Philippines ang Mirage Hatchback at saka G4 Sedan. Malaki po ang naitulong ng pag-comeback ng Mirage sa Mitsubishi kasi nag-decline po ang sales nila noong mga 2008 pataas. Hanggang sa i-discontinue na nila ang Lancer. Ang kagandahan po kasi nitong Mirage ay nag-focus ang design nito sa weight reduction para mas maging fuel efficient at saka para maging mas affordable. Kaya kung ikukumpara po ito sa ibang mga kalibel niya na kotse ay mas tipid po ito sa gasolina tapos mas mura po siya. Kaya itinigil man po ang production ng Lancer, napalitan naman po ito ng Mitsubishi Mirage. At hindi man po pinapantayan ng Mirage yung tagumpay ng Lancer pagdating sa mga karera,
Lamang na lamang naman po sa Lancer ang Mitsubishi Mirage pagdating sa sales. Kapag nangangailangan po kayo ng extra cash, pangdagdag sa negosyo or pangpuno sa mga everyday needs, pwede nyo po akong kontakin at baka matulungan ko kayo na maisangla yung ORCR nyo. Ganon din po doon sa mga nag-a-apply ng car loan pagkatapos ay hindi kayo ma-approve. Message nyo po ako sa Viber number na nagpa-flash sa baba ng screen at personal po akong mag-a-assist sa inyo.